Hello guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay maglilibot tayo dito sa Iloilo City. Pero bago tayo magsimula ng ating adventure ay ibalik na muna natin ang ating expenses calculator with our day 1 expenses amounting to 700 pesos. Una nating pupuntahan ay ang Biscocho House, ang sikat na bilihan ng pasalubong dito sa Iloilo. Marami silang branch around the city, pero ito ang kanilang main branch located sa Lopez Haina Street, Haro, Iloilo City. Marami sila ditong pasalubong items, pero ang pinakasikat ay ang biskotso na kanilang main product. Ito ay mabibili sa halagang 73 pesos. Masarap itong ipartner sa kape, and this is my personal favorite. Hindi ito mawawala sa aking list every time I visit Iloilo. Ito naman ang iba pa nilang pasalubong items. Hindi nga pala ako bumili ng pasalubong dito dahil yung mga kakilala ko sa Iloilo ang nagbigay sa akin ng pampasalubong. Pero mag-a-add tayo sa ating calculator ng 438 pesos for 6 packs ng biskotso for expenses computation purposes only. Ngayon naman ay puntahan natin ang isa sa pinakasikat na park dito sa Panay Island. Walang iba kundi ang Haro Plaza. Sobrang lapit lang nito sa Biscocho House. Tatawid ka lang ng kalsada and konting lakad lang ay mararating mo na ang park na ito. Isa ito sa pinakamagandang park dito sa Iloilo City. Ipinangalan ito sa author ng La Solidaridad na isang bayani na ipinanganak dito sa Haro District. Walang iba kundi si Graciano Lopez Haina. Kaya kilala din ang park na ito sa tawag na Graciano Lopez Haina Park. By the way, ang music na naririnig nyo ngayon ay ang mismong background music ng plaza. Malawak ang plaza na ito na puno ng puno at marami ding maupuan. Meron din itong children's area. Sa loob din ng plaza ay matatagpuan ang Haro Belfry, ang bell tower ng Haro Cathedral. Isa ito sa mga kakaibang lumang simbahan dahil nakahiwalay ang bell tower nito sa mismong church. Naalala ko tuloy ang Paway Church sa Ilocos Norte na isa ding lumang simbahan na nakahiwalay ang bell tower. Ngayon naman ay puntahan natin ang mismong cathedral. Itinayo ang orihinal na stone church ng Haro around 1700s. Ngunit nasira ito ng malakas na lindol. 1800s nang itinayo naman ang bagong structure sa current site nito. Ngunit nasirang muli ito ng malakas na lindol noong 1940s. 1950s nang isaayos uli ito at ito na nga ang nakikita nating present structure. Pop quiz muna tayo guys! Sino ang sikat na personalidad ang natagpuan sa Holy Water Font ng Haro Cathedral noong siya ay baby pa? Pakicomment ang inyong mga sagot. Isa sa mga distinct feature ng church na ito ay ang magkabila ang hagdan sa pasad patungo sa balcony na nasa ibabaw ng main entrance. Habang paakyat sa taas ay kapansin-pansin ang wall nito na halatang naluma na ng panahon. Patunay na daang taon na ang structure na ito, ngunit nananatili pa rin nakatayo tulad ng iba pang lumang simbahan sa ating bansa. Pagdating sa taas ay matatanaw natin ang bell tower na katapat lamang ng simbahan. Makikita din dito ang ribulto ng Nuestra Señora de la Candelaria. Around 10 AM nang mag-decide ako magmerienda. Mula Haro Cathedral ay sumakay ako ng jeep papuntang La Paz Public Market. 13 pesos ang pamasahe. After few minutes ay narating ko na ang La Paz Public Market. Under renovation nga pala ito kaya kung mapapansin nyo ay hindi pa ganun kaayos ang kanilang mga stalls.
Nag-decide ako magmerienda dito sa Netong's, ang isa sa mga sikat na kainan ng authentic La Paz Bat Choy dito sa Iloilo City. Ito ang kanilang menu. Ito naman ang aking in-order. La Paz Bat Choy soft drinks and mineral water worth 160 pesos. Akala ko dati ay flavor lang ng Nissan Cup Noodles ang La Paz Bat Choy until makapunta ako sa Iloilo noong 2018 for the first time. At noon pa lang sa akin inintroduce ng kakilala kong taga Iloilo ang authentic na La Paz Bat Choy from La Paz, Iloilo City. Manamit gid din ni, so I would highly recommend na itry nyo din ito kung magagawi kayo sa Iloilo. After kong magmerienda ay dumiretso naman ako sa Match Cafe na katapat lamang ng Netong's. Ito ang oldest coffee shop in Iloilo na nagsimula pa noong 1940. Kapansin-pansin ang maraming mugs na may mga pangalan sa kanilang shop. Ito ay specially made para sa kanilang mga loyal customers. Umorder ako dito ng iced mocha at ang favorite kong lemon donut worth 100 pesos. Ang original nilang cafe ay nasa loob ng La Paz Market, ngunit dahil under renovation pa ito, ay nandito sila sa kanilang temporary location. Medyo may kaliitan ito compared sa kanilang original cafe, pero comfortable naman itong tambayan. After kong tumambay sa Match Cafe, ay nag-decide naman akong maglakad-lakad papunta sa downtown area. Hey guys! So, tapos na tayong magmerienda. Maya-maya naman magla-lunch tayo. Pero, ikutin muna natin guys yung Capitol. Tapos, papakita ko sa inyo yung museum na katabi lang ng Capitol. Saka yung mga iba pang pwedeng puntahan dito sa downtown area ng Iloilo City. Mula sa Gaysano Mall na kalapit lamang ng La Paz Market, ay tinawid ko itong tulay patungo sa downtown area. First stop natin ay ang Iloilo Provincial Jail na ginawa pa noong 1911. It was converted into a museum noong 2017 at noong 2018 naman it was inaugurated as the National Museum Western Visayas. And good news, wala itong entrance fee. Pero hindi ko mapapakita sa vlog na to ang loob dahil tulad ng ibang mga museum ay bawal din magvideo sa loob nito. Ito nga pala guys ang kanilang operating hours. Next stop naman natin ay ang Iloilo Provincial Capitol na katabi lamang ng museum. Natapos itong gawin noong 2006 and it's being considered as one of the most modern and largest capitol building in the Philippines. Sa labas naman ng Capitol Building sa bandang kanan ay matatagpuan ang 3D wall mural na ininstall noong 2019. Ito ang representation ng Ilonggo's culture, history, and daily lives. Located ito sa tabi lang ng sidewalk, so very accessible kung gusto nyong magpa-picture. Sa bandang unahan naman ng mural ay matatagpuan ang Casa Real, ang lumang Capitol Building ng Iloilo na itinayo noong 1969. Around 1 PM nang makaramdam ako ng gutom, kaya nag-decide na akong mag-lunch. Alright guys, so kanina pa ako naglalakad and pagod na rin ako. So kakain muna tayo, lunch time na. Dito tayo kakain guys sa kinainan ni Erwan Yusuf nung pumunta siya dito sa Iloilo. I think last month yun. So, tingnan natin kung masarap pa talaga dito. Simple lang to guys, karinderia to, so hindi to mamahaling restaurant. Dito ay umorder ako ng sinabawang isda, ampalaya, 2 rice, at mineral water worth 200 pesos. Tinagurian nga palang Creative City of Gastronomy ng UNESCO ang Iloilo City. Kaya kung pagkain din lamang ang pag-uusapan, ay tsak na hindi kayo dito madidisappoint.
Alright guys, tapos na tayo mag-lunch. So ngayon naman didiretso tayo guys sa Esplanade. Ang Esplanade ay isang mahaba at open area malapit sa ilog o dagat kung saan pwedeng maglakad-lakad ang mga tao. Tulad nitong Esplanade sa Iloilo na talaga namang award-winning at isa sa pinakamahaba at pinakamagandang Esplanade na napuntahan ko. Few steps away lang ito mula sa kinainan kong karinderya kaya hindi kayo maliligaw. Naadornohan ito ng maraming halaman na mas lalong nagpaganda sa lugar. Dito ay pwede kayong mag-jogging, walk with your pets o tumambay kasama ang inyong friends and family. Allowed din ditong magbike. Ingat lang lalo na sa umaga or hapon kung kailan mas maraming tao ang gumagamit ng Esplanade. Ngayon naman ay maglakad-lakad tayo sa Calle Real. Ito ang oldest business district ng Iloilo kung saan makikita ang mga lumang building na ang iba ay more than 100 years nang nakatayo. Ito ang sentro ng komersyo panahon pa man ng mga Kastila dahil kalapit lamang nito ang Iloilo River kung saan dumadaong ang mga barko. Habang naglalakad ay nadaanan ko itong Roberto's na sikat na bilihan ng Siopao. Dahil kakalunch ko lang ay hindi na ako bumili. Pero kung first time nyo dito sa Iloilo, I would highly recommend na tikman nyo itong kanilang Siopao dahil sulit na sulit ito at legit na masarap. Bukod sa Siopao ay meron din silang meatballs, lumpia at iba pang meals, so pwede din kayo dito mag-lunch or dinner. Ngayon naman ay puntahan natin ang Sunburst Park. Ito ang dating location ng Freedom Grandstand kung saan ginaganap ang Dinagyang Festival Ate Tribe Competition. Dinemolish ito noong 2018 upang pagandahin muli ang park. Ang bagong Freedom Grandstand naman ay inilipat same year sa Mueloni Street, bandang likod lamang ng Sunburst Park. Matatagpuan sa park na to ang Museum of Philippine Maritime History. Open sila from 9 a.m. to 4 p.m. and closed every Monday. Andito din sa park na to ang bantayog ng mga Ilonggo na nakipaglaban para sa ating kasarinlan noong ikalawang digmaang pandaigdig. So kung magagawi kayo dito ay puntahan nyo rin ito. Malay nyo, andito pala ang pangalan ng lolo at lola nyo. Ngayon naman ay libutin natin ang Plaza Libertad na kalapit lamang ng Sunburst Park. Isa itong historical plaza kung saan unang iwinagayway sa Iloilo ang watawat ng unang republika ng Pilipinas. Ito ay matapos isuko ng mga Espanyol ang Iloilo, ang huling Spanish capital sa ating bansa. Nangyari ito noong December 1898 sa pamumuno ni General Martin Delgado. Matatagpuan din dito ang Iloilo City Hall na natapos i-construct noong 2011. Ito ang kauna-unahang eco-friendly building in the Visayas. Sa likod naman ng City Hall ay matatagpuan ang Museum of Philippine Economic History. Wala rin itong entrance fee and open from 9 a.m. to 4 p.m. and close every Monday. Pangatlong museum na itong na-feature ko sa vlog na to. So kung mahilig kayo sa museum, Iloilo is the best place for you. Matatagpuan din sa Plaza Libertad ang lumang makina ng tren ng Panay Railways na ginawa noon pang 1923. Nagsimula ang railway system sa Panay Island noong 1907 at ito ang pinakaunang railway system outside Luzon. Ngayon ay wala ng tren sa Iloilo dahil nagsara na ito ng tuluyan noong 1989. Light.
Patatagpuan naman sa kabilang side ng park ang San Jose Placer Parish Church. Ginawa ito noong pang 1607 and it is being considered as the first church in Iloilo City. Dito ay makikita ang replika ng Santo Niño de Cebu, ang patron saint ng Dinagyang Festival. And good news para sa mga bikers, meron din sila ditong parking space para sa inyong mga bike. Habang nagpapahinga sa park ay nakilala ko ang mga friendly Ilongga na sina April and Fern. Thank you sa inyong hospitality and I hope to meet you again on my next visit in Iloilo. After ko magpahinga ay nag-decide naman akong pumunta sa Molo Plaza. Mula sa may Plaza Libertad ay sumakay ako ng jeep na may signboard na Villa. 13 pesos ang pamasahe. After 25 minutes ay narating ko ang Molo Plaza. Isa itong malawak na park na puno ng mga puno at mga upuan kung saan pwede kayong magpahinga o magbanding kasama ang inyong mga loved ones. Makikita din dito sa plaza ang Molo Church na ginawa pa noong 1800s. Idineklara itong National Landmark ng National Historical Commission noong 1992. Tinagurian itong Women's Church dahil sa mga babaeng santo na nakalagay sa mga poste sa loob ng simbahan. Kabaliktaran naman ito ng Haro Cathedral na pinuntahan natin kaninang umaga. Doon ay mga lalaking santo ang nakalagay sa dalawang hilera ng mga poste nito. Sa harap naman ng Molo Plaza ay matatagpuan ang Molo Mansion na ginawa pa noong 1920s. And another good news guys, wala rin ditong entrance fee. Yun nga lang ay bawal mag-video sa loob, pero pwede namang mag-picture. Matapos kong mapagod sa kakalakad ay nagpahinga muna ako dito sa park. Ngayon naman ay puntahan natin ang Mega World, ang newest modern business district ng Iloilo City. Mula sa Molo Plaza ay sasakay lang tayo ng jeep na may signboard na festive o mandoryaw. Yun nga lang ay rush hour na around 5 PM kaya puno na ang mga jeep na dumadaan. So nag-decide na lang akong mag-grab. Mula sa Molo hanggang Mega World ay nagbayad ako ng 137 pesos. Right, sa wakas guys, nakarating din tayo sa festive walk. Grabe, tagal ko naghintay doon ng jeep. Ending, mag-grab din pala tayo. So, finally, nandito na tayo sa Mega World. Ayan, ito guys, sa likod ko ay yun yung Emperador Museum. So, yung mga mahilig mag-inom dyan, ito yung para sa inyo. Charot. Kung majority ng mga pinuntahan natin kanina ay mga old buildings and historical landmarks, dito naman sa Iloilo Business Park ay puro mga modern buildings ang ating makikita. Tulad na lamang nitong Iloilo Convention Center, mga hotels, at office buildings na talaga namang nagagandahan ang mga architectural designs. Andito din ang Festive Walk kung saan nakahilera ang iba't ibang mga restaurants. Dito ay may mga tables and chairs kung saan pwede kayong mag-dine. Andito din ang Festive Walk Mall na isa sa pinakamalaking modern shopping mall dito sa Iloilo City.
Nag-dinner ako sa Razones, pero may mga ka-share na ako dito, so mag-add na lang ako ng 300 pesos sa ating expenses calculator for expenses calculation purposes only. So that's it guys for my second day here in Iloilo City. Bukas naman ay lilibutin ko ang Guimaras at kakain tayo ng mango pizza. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.